Only the gospel can bring hope, freedom, and abundant life to peoples and nations. Let's listen to how our church in Hong Kong is actively serving the campuses and their communities after years of political unrest and pandemic. Hello, this is Hong. I'm your senior pastor in Hong Kong. Recently, we have been sensing a lot of anger, especially from the next generation. There's so much deeper in a mental health issue, emotional processing, and also how spiritually people do need an answer. We're just being very intentional, inviting students to come to our place and just share meal. We're able to connect and do different kind of activities like making coffees in the library when they're really stressed about studying and playing board games, chat about life, and host a gospel week with other church community in the campus to help people be aware of emotional and mental health, to allow them to share story. And then while they share the story, we will tell in whatever season, in whatever circumstances they're going through, that gospel is the solution for all humankind. I think it's really important for us to really think, especially in post-pandemic time, it's not to see what we lost during the pandemic, but to see what we have now. I am so blessed that I have our staff team to work together when we have a younger generation like Agnes, our campus missionary, going into the campus with us. Hello everyone, I'm Agnes Chen. I am campus missionary now since 2020. I was working in a community center serving the mental illness in recovery. Start to see Hong Kong have huge changes since that, maybe I need to change a job. Where can I start that journey? I asked God, is it really a chance for me to serve in the campus? And then God speak to me. I was really feel like God confirmed this. I respond to a calling that God want me to serve him in the next generation. A lot of people, because of many different factors, increasing number of the mental illnesses in the young generation. But no matter how the situation in Hong Kong will change, even the world may collapse one day, ultimately only Jesus can really transform their life and give them the real hope. He said that, seek my kingdom and you don't need to worry all the things that you need because I will give it to you and you just need to live for me. I do ask for your prayer that discipleship is about how we can be shaped and formed for the sake of others. Thank you so much for the trust, the prayer and the investment, either through finance or prayer, that we have been sensing and feeling it. We've really been felt here as a church. We praise God for how He is empowering the church to bring the hope of the gospel to those in Hong Kong. Your prayers and generosity help bring the love, joy, and peace of God to those who need it the most. Please continue to stand with our missionaries across Asia and the world as they bring the gospel to every nation. Alright, palakpakan naman natin si Lord sa ginagawa niya sa ating mga nation, lalo na sa Hong Kong. Nakakatawa po kasi classmate ko yon si Hong nung MPD days namin. Dati campus missionary lang siya, ngayon pala senior pastor na siya. And it's really amazing to see how the Lord moves, diba, sa ating mga campuses. At kahit sa kalagitnaan ng pandemic, makakaasa tayo that because of the gospel, many people will still experience transformation from the Lord. Amen. So palakpakan naman natin si God para sa ginagawa niya sa mga bansa natin, lalong-lalo na sa ginagawa ni God sa bansa ng Hong Kong. Alright, so sige po, start na tayo. We are now, we are still in our series break. Well, ito na yung last week ng ating series break kasi next week mag-start na tayo ng ating brand new na series. And sobrang excited po ako kasi nung ginagawa ko po ito, ministeran na ako ng Panginoon and I believe that the Lord will minister to us ngayong hapon na to. Amen. And ang title ng ating series or ng message natin this Sunday ay Babalik
sa iyo. Yan, di ba? Parang kay Moira, ako ay babalik, babalik. Okay. Or yung iba naman, ang naisip nung nabasa yung series natin, by the way, yung iba kasi, baka first time lang ako nakita, medyo nasyosyok pa sila. I'm Benj, one of the campus missionaries natin sa Every Nation Campus Mikawayan. So, ayan. Yung iba sa atin, nung nakita yung title natin na babalik sa iyo, ang naalala talaga is yung, gusto ko lang bumalik sa kanya. Diba, babalikan ko ba siya? Hindi. Diba? O kaya, ang naisip mo ay, ayan, 10 tips kung paano babalik sa iyo ang lalaki or babae na mahal mo na iniwan ka. Diba? Parang napa-research ka agad. Okay. O kaya naman, diba, pag inisip natin, importante sa buhay natin na meron tayong binabalikan or meron tayong pagkakataon bumalik. Gets nyo ba yon? Sino dito you are thankful because pwede tayong bumalik? Halimbawa, pumunta ka ng office, tapos naiwan mo ang iyong documents o kaya yung laptop mo, buti na lang pwede tayong bumalik. O kaya, nag-SM ka, tapos syempre medyo natuwa ka na dun sa our home, kasi ang gaganda, o kaya sa IKEA na lang, Ate Jen, para social. And nag-enjoy ka na dun sa IKEA, dahil sobrang enjoy mo sa IKEA, nakalimutan mo yung anak mo, naka-uwi ka na, nasa may EDSA ka na, buti na lang, pwede kang bumalik, diba? That's the beauty ng pwede tayong bumalik. Diba kapag nanlalamig ka na sa iyong asawa or sa iyong karelasyon, buti na lang, pwede kang bumalik sa reason kung bakit mo siya pinakasalan, kung bakit mo siya pinursu. O kaya naman, buti na lang, wala po akong COVID ah. Kahapon pa ito eh. Napagod. Ayan. O kaya naman, kapag ikaw ay pagod na, gumising araw-araw dahil pagod na pagod. Gigising na naman ako. Maghahanda naman ako ng breakfast ni baby. Maghahanda naman ako ng breakfast ni honey. Tapos maglilinis na naman ako. Tapos maglilinis ako ng aquarium. Ang dami mong gagawin. Pagod ka na, buti na lang. Pwede mong balikan. Paano ka, para kanino ka bumabangon. Yan, di ba? O kaya naman, buti na lang, kapag medyo mataas na yung ulo mo or malaki na yung ulo mo kasi medyo yumayabang ka na, sumisikat ka na, nagbo-boom yung negosyo mo, dami mo nang nararating sa buhay, buti na lang. Pwede nating balikan ang ating mga small and humble beginnings. All right, and later, okay, later meron tayong pag-uusapan na na pagbabalik na I believe that the Lord want us all na balikan. Okay, sama-sama tayong babalik. Okay, so open your Bibles. Punta tayo sa Revelation chapter 2, verses 1 to 5. May I invite everyone to please stand up. As we give reverence sa salita ng Diyos. Alright, Revelation chapter 2, verses 1 to 5. Verse 1, to the angel of the church, in Ephesus write, these are the words of him who hold the seven stars in his right hand and walk among the seven golden lampstands. Verse 2, I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not and have found them false. Verse 3, you have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. Verse 4, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Maraming salamat, Lord, for the reading of your word. May you be glorified. And again, Lord, anoint your servant. Open our hearts that we may be able to receive from you in Jesus' name. Amen and amen. Pwede ka na umupo. Okay. Yung binasa natin, okay, na chapter, Revelations chapter 1 and 2, is actually Christ's letter for the seven churches in Asia Minor. Ano yun? Ephesus, Smyrna, Pergamum, Sardis, Thyatira, Philadelphia, and Laodicea. Okay, and ang titindi ng letters na to ni Lord sa kanila kasi ang ginawa ni Lord para silang in APE. Familiar ba kayo with APE?
Lalo na yung mga nag-work, yung APE, yung annual physical exam. Kumbaga, check upin talaga. So, ganun yung ginawa ni Lord sa mga simbahan, sa seven churches, para silang in APE yung bawat simbahan. And pinakita ni Lord kung sino ba talaga sila, at pinakita ni Lord yung tunay nilang kalagayan. Alright? So, ang letter na binasa natin is specifically for the Church of Ephesus. Okay? And tignan natin kung ano yung diagnosis ni Lord. Okay? Sa simbahan ng Ephesus. At I believe that is also the diagnosis ng ating Panginoon sa mga simbahan natin today. Ready na ba kayo? Alright. Pero before pala yan, background muna tayo. Ephesus. Background natin for Ephesus. Ang Ephesus po ay sikat na city that time. Okay, pati yung church sa kanila. Kasi yung Ephesus was the capital of Asia Minor. So yung center ng land and sea trade nandoon sa kanila. So payaman tong mga taong to. So ang peg niyan, para silang NYC, New York City. Yun yung feels ng Ephesus. Ganon silang kasikat. Ganon silang kayaman. Ano pa? They are the one of the most influential cities in eastern part of a Roman Empire, kasi yung templo ng Diyos-Diyosa nilang si Artemis doon makikita. And yung templo ni Artemis, isa yun sa mga greatest wonders of the world. So dinadayo talaga sila. Parang Disneyland. Everyday maraming tao doon. And at the same time, sila din yung malakihang manufacturer ng imahe ni Goddess Artemis. So imagine, ang laki na nga ng kita nila dahil nandun sa kanila yung sentro ng market. Andun na yung templo ni Artemis, malaging dinadayo. And at the same time, ang lakas pa ng bentahan ng mga imahe ni Goddess Artemis. So kung titignan natin ang tindi ng idolatry dito sa Ephesus, malalim po sila masyado sa idolatry. Pero nung pumunta si Paul, okay, nung pumunta si Paul doon sa church ng Ephesus, and he shared the gospel to them, natamimi sila. Binitawan nila si Artemis, okay, at talagang isinuko nila yung buhay nila kay Jesus. Eh kasi naman kung isipin natin, ano ba naman ang panama ni Artemis kay Jesus? So when they heard about Christ, when they heard how Jesus died for them, ay grabe yung iyak nila, and they just surrendered their lives to you. O diba, parang medyo naaalala mo na ngayon. Medyo nare-reminis ka, uy, parang ako yun dati. Oh. Diba, dati lulung din tayo sa mga sarili nating idols, quote-unquote idols. Pero nung narinig mo kung sino si Jesus Christ, ay grabe, talagang sinuko mo yung buhay mo, tuwang-tuwa ka, ganado ka mag-church, ganado kang umubo. Grabe yung pagmamahal mo sa church. Ganon yung na-experience ng Ephesus. And sila, hindi lang nabago yung puso at yung mga buhay nila, but because of the gospel, they are not just willing to live, but they are even willing to die for Him. Kasi maraming Kristiyano mga ngayon, willing naman mabuhay para kay Lord. Pero iilan lang ang willing mamatay para sa kanya. Pero tong mga taga Ephesus, ay grabe, patay kung patay. Ganong katindi yung nangyari sa buhay nila when they experience the transformation of the gospel na dinala ni Paul sa kanila. Sa radical, sa sobrang radical ng Church of Ephesus, sinimula ni Jesus Christ yung APE, okay, yung check up nila with a commendation. So ano yung mga commendation sa kanila ni Lord? At I believe yun din ang commendations ni Lord sa atin. Okay, punta tayo chapter 2 verses 2. I know your deeds. Sabi ni Lord, kita ko yung mga good deeds nyo. Ay Ephesus, mababait kayo. Good job. Ang buti-buti nyo.
All right? I know your deeds, your hard work, and your perseverance. Okay, hardworking tong mga to. Masisipag silang mag-usher, masisipag silang mag-tech, okay? Masisipag silang magsimba, masisipag tong mag-sipray, okay? Masipag tong mag-disciple, masipag tong mag-journal. And nakita din ni Lord na hindi lang sila basta masipag, hindi lang sila basta hardworking, pero persevering pa sila. Again, malalim to kay Artemis. So matindi ang persecution. Pero sila lalaban at lalaban sila because they love Jesus Christ. O diba, again, parang tayo na naman. Diba, ganyan na ganyan tayo. Yung nakita na, yung first time natin na-encounter si Lord. Diba, ay, grabe, Lord. Talagang lahat ng service. Parang sinasabi na nga ni Pastor Ray, diba kaninang 9-11-4, nag-attend ka na? Ganon kang karadigal, ganon kang katinding. Sobrang sipag mo, tapos sobrang persevering mo na kahit yung loved ones mo na, yung pumipigil sa'yo, na mahalin si Lord, talagang, ay Lord, gagawin ko yung lahat. Very persevering. Ano pa? Sabi ni Jesus, I know that you cannot tolerate wicked people. Okay, alam nila kung ano yung mali at alam din nila kung ano yung tama. At kahit mahirap lumakad sa tama, lalakad at lalakad sila sa tama. Ganon silang katinding. Yung mga yon pag nagkasala yon, halimbawa sumakay ng jeep, tapos nasuklian ng ano, ay hindi nakapagbayad sa jeep, na hindi naman sinasadya kasi nakikipagkwentuhan. Ay, grabe, mga lugmok yun. Ay, bakit hindi ako nagbayad sa jeep? Ay, grabe, I'm a sinner. Hindi lang naman sinasadya. Pero ganun silang katindi. Ganun talagang, hindi pwedeng nagkakasala tayo. Ganun silang ka-eager to love God. Bawal magkasala. Sabi niya, that you have tested those who claim to be apostles but are not and have found them false. Grabe, hindi mo sila magugoyo ng mga God the Mother, God the Uncle, di ba? Nung mga kung ano-anong doktrina. Kasi talagang marunong to. Alam na alam nila, malalim to sa theology. Malalim to sa Bible reading. At hindi mo sila maloloko ng, oy, alam mo ba, sabi sa verse na ganito. Ay, hindi. Because they know what they are doing. At kapag isa kang bula ang propeta, mahuhuli at mahuhuli ka nila kahit ano pang pagpapanggap mo. Okay? That you have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. Diba kahit wala tong mga pamasahe, talagang lalakad ako papuntang church. Kahit umuulan, pupunta ako sa church. Kahit pagdating ko. Diba yung ngiti ng usher sa'yo, ganun na. Kasi ang asim mo na. Kasi nilakad mo yung ano, from Santo Niño hanggang dito. Pero pupunta ka pa din. Talagang ano ka, persevering ka talaga. Ang amazing. In short, itong mga taga-Ephesus, addict kay Lord. Tignan mo yung katabi mo. Mukha ba yung addict? Mukha namang addict, pero addict kay Lord. Ah, di ba? Mukhang addict kay Lord. Napaka-amazing! Di ba? Sino dito na-amaze ka sa ginagawa ng Ephesus? Sino dito nag-a-agree ka na yung church natin, Victory May Kawayan, ay katulad ng commendations ni Jesus Christ sa Ephesus? Palakpaka kung nag-a-agree ka na persevering tayo, na tayo talaga ay mahal na mahal si Lord, na tayo talaga ay patay para kay Lord. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng commendations ni Lord sa kanila. Okay, pero sabi ni Lord sa letter, may problema daw sila. Ang ganda ng sinabi ni Jesus, inisa-isa pa. Pero sabi ni Lord, may problema daw sila. At yung problema nila, ang laki-laki. Kasi sa lahat ng pwede nilang maging problema, ito pa yung naging problema nila. Malaking problema yun. Okay, ano yung sabi dito? Pinakita ni Jesus Christ yung tunay na condition ng kanilang simbahan. Okay, verse 4, sabi dito, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Sabi niya yung pag-ibig nila kay Lord. Yung init ng Ephesus, yung passion ng Ephesus,
yung love ng Ephesus ay nawala. Sino dito, honestly ah, if you will just being honest to yourself, hindi na kita patataasin ng kamay, it's between you and the Lord. Sino dito you can honestly say na medyo nakaka-relate ka with the Ephesus, with the Ephesian church? Yung alam mo yun, you were once so passionate kay Lord. Yung hindi ka mapipigilan on loving Christ. Yung hindi ka mapipigilan on pursuing Him. Yung hindi ka mapipigilan mag-pray. Yung hindi ka mapipigilan to go to mga worship night, sa mga Sunday service. Yung hindi ka mapipigilan na kapag may ayaan sa office, magwalwalan tayo talagang, Lord, hindi pwede. Ayoko magkasala sa'yo. Ganun ka before, pero for some reason, just like the Ephesus, or just like the Ephesian church, biglang nawala. Biglang nanlamig. Sa katagalan ng panahon, yung commendation sa'yo, kahit tulad ng mga binabasa natin kanina, napalitan na ito. You have forsaken the love you had at first. Alam nyo, one of the encouragement na makikita natin sa letter ni Christ sa Ephesus, di ba? Kaya in-expose ni Lord yung totoong condition ng puso nila is because the Lord encourages them to go back, na bumalik. Kaya yun yung title natin eh, babalik sa'yo. Hindi tayo babalik kung kanino man, pero babalik tayo kay Lord. Babalik ka to your first love. Sabi ko dito, go back to your first love. And when Jesus said to them that they have forsaken their first love kay Lord, hindi naman ibig sabihin nun that they lost their first love. Kasi magkaiba yon. Kapag yung they lost their first love, gradual. Gradual nawawala. Yung parang dahil sa katagalan ng panahon, kaya na lang nawala. Hindi. The original translation na ginagamit dito, ang sinabi, they have left their first love. Deliberately. Sila mismong nagdesisyon, ayoko na kay Lord. Sila mismong nagdesisyon, lalayo ako kay Lord. At ang masakit pa doon, they are doing it not realizing na lumalayo na pala sila kay Lord. Ang gulo nun, di ba? Sila na mismo yung nag-decide na Lord, lalayo ako sa'yo, pero hindi sila aware na lumalayo sila kay Lord. Despite dun sa magandang outer look ng church. Ang ganda, di ba? Parang ang ganda kasi ng commendation kanina. Napaka-persevering nila. Napaka-excellent nila. Napakalalim nila sa Bible. Pero, siguro kapag umaten tayo dun sa church nila, mararamdaman mo, bakit ganun? Parang okay naman, excellent naman, ang gagaling naman ng mga worship team, tapos pogi din naman yung pastor, nakatakin pa, ay di pa pala ako pastor. Declare natin yan. Diba? Parang, bakit ganun? Parang may kulang. Bakit ganun? Bakit parang meron akong hinahanap? And it was easy for Christ to pinpoint kung ano ba yung problema nila. And yung problema nila, again, is they have forsaken their first love. Ano ba yung tinutukoy ni Lord na love na dyan? Ano ba yung first love na sinasabi ni Lord? Okay, ang excellent nila, again, sa works, pero wala na yung pag-ibig kay Lord. The sense of belonging to Christ. Nagiging routine na lang yung pagiging Kristiyano. Eh kasi nakasanayan ko na, sabi ni Mami, pag hindi daw ako pumunta ng church, nako, mapupunta daw ako sa impyerno. Sama na lang ako. O kaya, eh kasi no choice na eh. Kasi ano daw, pag Sunday is the day for the Lord. Kaya mag-church na lang ako. O kaya, eh kasi ano, kasi yan ako, nakaschedule ako. Nakaschedule ako sa ano, magkakanta daw ako, mag-a-usher daw ako, mag-detect daw ako. Kaya lang ako mag-church. Naging routine na lang. Wala na yung pagmamahal kay Lord. Wala na yung reason na kaya ka nagsisimba, kaya ka pumupunta dito is to know more about Him, to seek Him. Aba, hindi na. Sarili na yung iniisip. Nagpapakalalim na sa salita ng Diyos for their own self, for their performance.
Nagpapakagaling na sa pagbirit for their own sake. Nagpapakagaling na sa pag-e-edit ng video for their own sake. Nagpapa-brace at nagpapa-prophylaxis na ng ibig para lang makita ng mga tao yung magandang smile, pero wala na yung pagmamahal sa Diyos. At higit sa lahat, wala na rin yung pagmamahal sa kapwa Kristiyano. Kapag sinummarize natin yung 10 commandments, ano yung sa feeling ko alam niyo 'to eh. Pag sinummarize natin yung 10 commandments, ano 'yon? First, love your God above all else, and the rest of the commandment is all about loving other people as you love yourself. At yun yung nawala sa Ephesus. Pagmamahal kay Lord only and love for other people. Kasi ginagawa na lang nila yung mga trabaho for just routine. Ginagawa na lang nila yung pagpe-pray kapag kakain kasi yun na lang yung norm. Gagawin na lang nilang magmahal ng mag-disciple ng ibang tao kasi ay inutusan ako ng leader ko. Ay, ano talaga, pag sa office, lumalaban pa din naman ako. Lumalaban pa din ako sa kasalanan. Pero again, if you look in your heart, if chinek ka, kung nagpa-APE ka din kay Lord, kapag in-X-ray ka ni Lord, yan din yung sasabihin niya sa'yo, anak, go back to your first love. Kasi routine ka na lang. Kasi nakasanayan mo na lang. Kasi culture na yan sa Pilipinas. Eh kasi naaya ka na. Kaya ka nandito ngayon. So lahat tayo, I believe that this is what the Lord is telling to us. He told it first to the Church of Ephesus, and I believe that He is telling this to us as well. Go back to your first love. Amen. At lang alin niyo po, ang amazing po dito, pinakita ni Lord, in-expose niya. And probably some of us here may mga ganun ng realizations right now. Medyo naaalo na, uy, ako ba yun? Bakit alam ni Benji yung buhay ko? Ay, naku, wala po akong alam. Dahil inaral ko lang naman tong word na to. Pero, ang amazing dito, ito naman, kasi kanina parang ang bigat, Tatay Ray, parang, in-expose lang yung Lord. Ang amazing dito is that the Lord exposed kung ano yung true condition ng Church of Ephesus, but at the same time, binigyan ng solusyon ng Panginoon yung problema nila. Yung diagnosis sa kanila ng Lord, antindi ng kasalanan mo, lumayo ka na sa akin, you have forsaken your first love. Pero ang diagnosis ko sa iyo, merong cure. May solusyon. Meron kang pag-asa. So ano yung cure natin? Ano yung solusyon natin para doon sa problema natin na lumayo na tayo sa first love natin kay Lord? Verse 4. Sabi dito, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Verse 5. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. Okay, tatlong bagay po para daw makabalik tayo sa first love natin sa Panginoon. Pwede ba sabay-sabay tayo? Number one, consider, repent, and do the things you did at first. Number one, consider. Ang liit pala, no? Kita niyo po ba? Sorry. Sa laptop kasi ang laki na yan. Okay. Consider. Kapag sinabi natin consider, it means to think about it carefully. Mag-reflect ka. Isipin mo. Pag nilay-nilayan mo. Sukatin mo. I-evaluate mo. Okay? Kung gaano ka nang kalayo sa relasyon mo sa Lord. Consider how far you have fallen. Tignan mo kung gaano kalaki na yung binagsak mo sa relasyon mo sa Lord. Kasi sa dinami-dami ng nangyayari sa buhay natin ngayon, 'di ba, busy tayo sa school, busy tayo sa mga office, yung iba busy sa love life, 'di ba? O kaya busy sa mga anak, 'di ba? Ang daming nangyayari sa buhay mo, hindi na tayo nagkakaroon ng time
Para makapag-consider. Ang daming taong tinatanong mo, di ba nag-chat ka? Kasi, uy, kamusta ka na, sis? O kaya, bro, kamusta ka na, bro? Pero, ikaw ba sa sarili mo, natanong mo yung sarili mo, kamusta na ba ako? Alam mo yon, titingin ka sa salamin, kahit mukha kang baliw. Tanong mo yung sarili mo, Bench, kamusta na kaya ako? Kasi baka pag nag-consider ka, makita mo. Baka pag nag-reflect ka, masukat mo kung gano'n na palang kalayo or kung gano'n na kalaki yung binagsak mo sa Panginoon. Tanungin mo yung sarili mo, kamusta na kaya yung prayer life ko? Di nag-reflect kayo, nasya ka. Oh my gosh! Dati, kapag nagpe-pray ako, Hail Mary, de joke lang. Dati, kapag nagpe-pray ako, inaabot ako ng 5 hours kaka-pray. Kasi talagang pinagpe-pray ko yung nation, pinagpe-pray ko yung Hong Kong, pinagpe-pray ko si Pastor Ray, pinagpe-pray ko lahat ng makikita ko sa mundo. Pero ngayon, nung nag-reflect ako, 5 seconds na lang. Thank you, Jesus. Tapos nakatulog ka na. Wala pa palang 5 seconds yun. Kamusta na kaya yung Bible reading ko? Nashock ka na naman. Ay, grabe, Bench. Grabe, dati. Kapag nagbabasa talaga ako ng Bible, 10 pages, 10 chapters per day. Talagang sinisiyasat ko lahat. Lahat ng may letter. Kasi di ba sa Bible may mga letter yun. Titignan mo pa sa footnote yun. Pero ngayon, 10 words na lang. Binibilang mo pa na, for God so loved the world that He gave His, tapos na. Di mo pa kinumpleto. Ay, kamusta na kaya yung church life ko? Dati, kung makapunta talaga ako sa church, alas 4, 4 p.m. yung service, pero alas 4 ng umaga, nandito ka na. Sa sobrang excitement mo to worship, kapag nag-worship kaya, kita nyo yan, nauuntog ka pa dyan. Kakatalon. Pero ngayon, ay, nag-consider ako, nag-reflect ako. Ay, bakit ganun? Nag-online na lang ako. Wala po ako sinasabing mali sa mga nag-online ngayon. Hindi ako nag-joke. Pero minsan iniisip nyo, isipin natin, bakit ganun? Dati sobrang eager ako mag-church. Nung lalo na, kahit ngayong kalagitnaan last year ng pandemic, kadaming tao dito eh. Kala mo walang COVID. Tapos kung kailan nagluwagan, tsaka biglang, ay, online na lang, tanghali na akong ginising. Kamusta na kaya yung relationship ko sa cell group ko? Ay, cell group, pwede naman. sa victory group, taga-ibang church pa ako. Sa victory group ko, hala, grabe, dati. Tanong pa ako ng tanong, Pastor, ako na ba magli-lead? Ako na ba magli-lead? Ako na ba? Grabe, para kang linta, kumakasipsip ng anointing sa pastor mo. Pero ngayon, para ka ng daga. Hindi ka na makita. O kaya, pag nakikita mo si ano dyan, si sino ba mga leaders natin dito? Kulari si Kuya Gilbert, andito ba si Kuya Gilbert? Pag nakita mo si Gilbert, para kang daga, hindi mo alam kung paano ka tatakas. Uy, ayan na naman siya. O kaya, naglalakad ka, tapos bigla ka na lang nag-text. Ay, kaya alam niyo po, masarap mag-consider. Sarap mag-reflect. Ang sarap tignan kung ano na ba yung totoong kondisyon ng puso natin ngayon. Dati hindi mo maatim yung kasalanan. Gusto mo mabuhay kay Lord, pero ngayon may mga konting lies na. We really should be careful on how we live our life for Christ. Kasi again, katulad ng Ephesus, hindi nila namalayan na nawala na sila sa Panginoon. Again, we should be careful. Alam, feeling ko madalas nyo naririnig sa akin to. Wala pong Kristiyano na bigla na lang gigising ng umaga, tapos sasabihin niya, ay, ayoko na kay Lord. Yung nag-backslide na lang, kahit di ba wala namang term na backslide. Pero yung, for lack of better term, gamitin na natin. Walang Kristiyano na pagkagising niya, backslide na ako. Nag-decision na, hindi, wala.
But they move from carelessness into compromise, and then into complacency, and then into carnality. Nagugulat ka na lang. Grabe, nung inaaya ko ng tropa ko, parang pa-isa-isang shot lang, ayoko pa. Careful ka pa nun eh. E naging careless ka, sige, isa lang ho. Sumat ka ngayon. Tapos sa mga susunod, napadaan ka na naman doon, kahit hindi naman doon yung ruta mo doon, ka talaga dumaan para maaya ako, di ba? Ito naman, shot, bossing. Sumat ka na naman, uy, isa lang talaga ha. Hagat yung isa mo, naka-isang long neck lang ha. Hanggat sa nagulat ka na lang, ay ayoko na mag-church kasi nahihiya na ako. Wala na rin naman. Total, bumalik na rin naman ako sa dati kong buhay. Bakit ba ako mag-church? Kita nyo, it starts with not being careful. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Careful. Maging careful tayo kung paano natin sinasapamuhay yung buhay natin in Christ. Kasi in just one snap of a finger, katulad ng Ephesus, pwede kang mawala sa first love mo sa Panginoon. Consider how far you have fallen. Mag-reflect tayo. Kasi pwedeng dumating yung time na ang dami mong memorized na Bible verse pero wala ka na palang love. Pwedeng ang dami mong dini-disciple pero wala ka na palang love. Pwedeng ang sipag natin kaka-ministry pero wala ka ng love. Pwedeng nagagawa mong manalo sa mga pagsubok sa buhay mo pero wala ka na palang love. Pwedeng kaya mong ipagtanggol yung faith natin sa iba pero wala ka na palang love. Consider, reflect kung gano'n ng kataas yung binagsak mo sa relasyon mo sa Panginoon. Consider how far you have fallen. Taas ang kamay ng gustong mag-consider. Palakpakan po natin ang Panginoon. Grabe, we are so thankful sa Panginoon because He has given us this opportunity to consider. Excited ako mamaya, I believe that the Lord will minister to us. Magko-consider tayo. Okay, tuloy natin. Sabi doon, para makabalik ka daw sa first love mo, sabi ni Lord, number one, consider how far you have fallen. Number two, repent. Repent. Kung gusto mo daw makarecover yung naghihingalo mong kaluluwa, ang sagot or ang gamot is to repent. Repentance ang sagot. Kasi yung paglayo kay Lord, meron niyang kasamang kasalanan. Kaya the Lord calls them or called them to repent. Magsisi ka. After mong mag-consider, after mong masukat, kung gano'n na palang kalayo or kung gano'n na kalaling yung binagsak mo sa relasyon mo kay Lord, magsisi ka na. Umiyak ka na. Mag-repent ka na. Real talk, when was the last time that you repented of your sins? At kapag sinabi po natin, tawag dito, repent, hindi lang to yung parang pabebeng repent na, ay Lord, sorry, nagawa ko to. Ay Lord, ito na naman. Kasala na naman ako, sorry, tao lang. Hindi ganong klaseng repentance. Pero yung repentance na nanggigilait ka sa kasalanan. Yung repentance sa Lord, bakit? Bakit ko na naman ginawa to? Lord, nang babae na naman ako. Lord, nanood na naman ako ng porn. Lord, nangopya na naman ako. Lord, may chinismis na naman ako. Lord, hindi na naman ako nagbasa ng word mo. When was the last time na nagsisi ka? That you repented so much, that you hated sin, that you don't want to do it again. Yung repentance that will lead to a changed life. When was the last time? Actually, pwede nga yun. I-part mo din yun. Sama mo sa considering mo. Kailan ba ako huling nag-repent? Kailan ba ako huling nagalit sa kasalanan? Kasi dati, nung first time ko, nung nilubog ka sa Victory Weekend, talagang pagkaganon mo, wah! Hindi na ako magkakasala kay Lord! Talagang surrender ako to the max. Di ba? Na kahit pinoprovoke ka ng boss mo, binoprovoke ka niya mag-sin. Sige na, ano na to? Lagyan mo na. Ay, hindi po. I'm a change. The old is gone, the new has come. Talagang grabe yung convictions mo. Pero,
sa sobrang careless mo, nawala ka na kay Lord. Pero good thing, again, mayroong solution. Yung pagkawala ng first love natin, again, repent. Consider half of your heart. Repent. Balik ka kay Lord. Hingi ka ng tawad. Repentance is a decision to turn from being cold. Kasi nalamig na tayo eh. From being cold to being on fire again. To Christ. Repent. And last, again, ulitin natin, tatlong bagay daw kung paano tayo makakabalik sa first love natin kay Lord. Number one, consider how far you have fallen. Number two, repent. And number three, do the things you did at first. Do the things you did at first. After you repent, okay, tapos daw nating magsisi, it will create a spiritual hunger in us. Diba, na mag-uudyok sa atin na gawin ulit yung mga bagay na ginagawa natin dati. Doing the things that we did at first. Question, bakit ka ba lumagpak sa relasyon mo kay Lord? Bakit ka ba nawala kay Lord? Is it because may mga masasamang bagay ka nang ginagawa kaya ka bumagsak kay Lord? Oh, well, totoo din naman, Tatay Ray. But above all else, kaya ka bumagsak, kaya ka nawala sa relasyon mo kay Lord. Because may mga bagay kang ginagawa mo dati na tinigil mong gawin. That's why the Lord is telling them, do the things you did at first. The Lord is encouraging, gawin mo ulit. Pray again. Do your devotions again. Open your Bibles again. Meet me in the morning again. Kantahan mo ulit ako. Worship ka ulit. Attend ka ulit ng VG mo. Pray ka ulit kapag hindi lang kapag kakain ka. Paglaban mo ulit ako sa mga tropa mo. Mag-disciple ka naman ulit. Do the things you did at first nung una mong naranasan yung Panginoon. Amen. May I call on the worship team? Mabilis lang tayo kasi again, we will take time to be ministered by the Lord. Gagawin natin to. Kasi I believe, if not all of us, sige, kung hindi na tayo lahat, most of us needs considering. Most of us here needs repenting. At marami dito, ang bibigyan ng Lord ng desire to do the things that they are doing at first. Okay? So as I end, kapag 'di ba usually sa isang APE, sa isang check up. Kapag nakitaan ka ng problema, ano usually ang gagawin? Magbibigay ng reseta o kaya mga lab test. Pero pagtapos na 'yung lab test, may mga gamot kang titake. So sa atin, ganun yung ginawa ni Lord sa Ephesus, ganun din ang ginawa niya sa atin ngayon, 4 PM service. So sabi ni Lord, ang sagot sa mga puso niyong nang lamig is this. Ano po ang mangyayari kapag, kulare, you were diagnosed with cancer? Ano ba usually ang treatment doon? Di ba, chemo? Chemotherapy tsaka radiography ba yun? Sige, sa chemo na lang tayo kasi baka mamali. Bula ang propeta pa ako ngayon. Okay? Sa ano tayo? Chemotherapy. Anong mangyayari sa'yo kapag ikaw ay hindi nagpa-chemo? Pwede kang mamatay. Pwedeng lumala yung cancer mo. Pwedeng kumalat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pwede kang mamatay. Same as with the diagnosis of the Lord sa atin ngayon. Anak, sige, ito yung gamot. But if you do not take it, kung hindi mo rin nagagawin tong mga bagay na to, nak, pwede kang mamatay. At yung sinasabi kong mamatay, hindi lang basta physically, pero higit sa lahat, spiritually dead. Kaya nga tayo umabot sa ganung point na tumalikod ka sa first love mo kayo. Kasi wala na. Tuyo na. Kahit anong pilit mo, hindi mo na kayang ibigay. Pero sabi ni Lord, consider
how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. Alam niyo po, itong Church of Ephesus, ni-warning na sila ni Paul about their condition. Tapos ito pa ang letter ni Jesus sa kanila. Pero at the end of the day, di nila ginawa yan. Prideful eh. Kaya ko naman siguro. Ano ba yung sinasabi ni Benj? Napaka-judgmental naman yung ni Benj. Paano niya naman nasukat na malayo na ako sa relasyon ko kay Lord? Eh kaya ka nga magkoconsider. Alam nyo, dahil nag-attitude yung Ephesus, the end of the day, nawala sila. They cease to exist. Nawala yung congregation of Ephesus because di nag-consider, di nag-repent at hindi ulit ginawa yung mga bagay na ginagawa nila at first. We don't want that. Ako personally, Lord, ayoko nun. Revelations chapter 2, verse 5, the last part, sabi dito ni Christ, if you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Sabi ni Lord, kapag hindi pa kayo nagsisi, pupunta ako dyan, kukunin ko yung lampstand. Well, ano yung lampstand? Lampstand is a symbol of His presence. Kasi si Lord yung ilaw. So sabi ni Lord, kung hindi rin naman kayo magre-repent at patuloy kayong magiging malamig sa akin, eh kukunin ko na lang yung ilaw. Kukunin ko na lang yung presence ko from your church. Kasi yung ilaw nyo, hindi na siya nakakapagbigay gabay sa mga people. Baka yung ilaw nyo, nakakabulag na lang. Kukunin ko yan. Pupunta ko dyan and I will take or remove the lampstand on its place. Ang hirap nun. Pwede kayong mag-continue as a church pero wala yung presence ng Panginoon. Ay, naku po. Sa Book of Ezekiel, may ganun. Pag in-imagine nyo, literal na umalis yung glory ng Lord doon sa church. Ay, ayoko po. At higit sa lahat, hindi lang sa church, sa buhay mo. Kasi baka yung ilaw, the quote-unquote, the lampstand that you have, ay hindi naman ilaw na nakaka-guide ng mga tao pabalik kay Lord. Pero nakakabulag lang. Pupunta siya, kukunin. We don't want that. We don't want to live in this world without having the presence of the Lord. Ang hirap kaya nun, mabubuhay ka, wala yung presence ni Lord, wala yung wisdom ni Lord. Wala yung joy from the Lord. Wala yung peace from the Lord. Eh, pwede nga yun. Kagaya ng Ephesus, fake it to make it ka nga. Pwede ka talagang magbanal-banalan, pero wala yung presensya ng Lord sa buhay mo. Pero, the good news, the Lord already did so much. Namatay na nga siya para sa atin. Jesus Christ already died for us. Tapos may ganito pa. You can go back to your first love. You can repent. You can consider. You can go back to what you are doing at first. And yun yung gagawin natin this afternoon. We will take time. Would you close your eyes right now? And let's have this one-on-one moment with the Lord. And habang kinakausap mo si Lord right now, reflect ka, consider mo, sige, sukatin mo kung ganong kalaki yung binagsak mo sa relasyon mo sa Panginoon. Quantify mo. Sukatin mo lang.
Di baling masukat mo na, ayang onti lang pala. Well, at least alam mo kung gano'ng kaonti or gano'ng kalawak yung babalikan mo. Reflect. Huwag mong hayaan matapos tong oras na to nang hindi ka nakakabalik sa first love mo sa Panginoon. Consider. Time. Masarap mag-conflict, ay mag-reflect. Sarap mag-consider. Pwede nyo yung ituloy later. Pero ngayon, bilang medyo may idea ka na kahit papano, kung alin yung mga bagay, kung gano'n ang kalayo yung relasyon mo kay Lord, now would you start repenting? Lord, we are so sorry, Panginoon. Lord, pasensya na if this past months, past days, past weeks, past years, yung sarili na namin yung iniisip namin. Yung kagustuhan na lang namin yung gusto namin. Ah, kaya pala ang layo ko na sa'yo, Lord. Kasi hindi na naman pala ako nagtitiwala sa'yo. Ah, kaya pala, Lord, ang layo ko na naman sa'yo. Kasi masyado ako nagpapa-fed up dito sa mga bagay sa paligid ko, sa mga pressures. Kaya pala, Lord, ang layo na naman nung relasyon ko sa iyo kasi mas may pinaprioritize na naman pala akong ibang bagay. Yung mga bagay na nagpapasaya sa akin that I forget or I forgot to prioritize you in my life. I'm sorry, Lord. Lord, we repent. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Allow our hearts, Lord God, to experience this kind of anger sa sin. Na every time that we naiisip pa lang namin mag-sin, Lord, nagagalit na kami. Every time pa lang na we are sinning, gagawin pa lang namin ay antindi ng reaction namin because Lord, we don't want to hurt you. Lord, because I want to honor you with my everything. Kanta-kanta ako, Lord, they have all of me. Pero bakit ganun, Lord, hindi ko magawa? I'm sorry, Lord. Patawarin mo kami. Allow us to go back to you. Babalik at babalik ako sa iyo, Panginoon. And as we repent, i-expect mo that the Lord will steer your hearts to do the things you did at first. Lord, sa pagbabalik ko sa iyo, atid na ulit ako ng VG. Lord, as I reflect, magbabasa na ulit ako ng Bible. Lord, as I reflect, magpipray na ulit ako kahit ganong kabisi yung schedule ko. Lord, as I reflect, alam ko na kaya ko ulit mabuhay para sa'yo. I know that I can resist sin. Kasi nagawa ko yun eh, noong una kitang na-meet. And I know that I can do it the same. Ngayon na bumalik ulit ako sa'yo. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for the lesson that we learned sa Church ng Ephesus. Kasi Lord, may chance na maging yun din yung kapalaran ng church namin if we do not do these things. But thank you, Lord, that we can always go back in our relationship with you. Can we all stand up? Tayo tayong lahat. And pwede yun, patuloy pa rin natin. Pwede pa rin kayo mag-contemplate, pwede kayo mag-reflect, pwede kayo mag-consider and mag-repent. But as we sing the song na sinasabi natin kanina, have all of me, Lord Jesus, you're all I need.
There is no turning back. Ay, grabe. Sa pagbabalik natin kay Lord, hindi na tayo magta-turn back on Him. Allow that to be the cry of your hearts. Lord, babalik ako sa iyo. Come on, let's worship God. Lord, we commit today. Align our hearts, God. We just want to dwell in your presence. Sing, Jesus. It's all you, Jesus. Jesus, you're all I see. I know that you're with me. No turning back. My cross, I'll carry. Don't no one goes with me. No turning back. No turning back. Magpapatuloy kami, Panginoon. Jesus, you're all I see. I know that you're with me. No turning back. Come on, church, declare. No turning back. My cross, I'll carry. Don't no one goes with me. No turning back. No turning Jesus. Back. Jesus, you're all I see. I know that you're with me. No turning back. No turning back. My cross. I'll carry. Don't no one. Lord is continuously ministering to us. Experience it. Pakiramdaman mo. The Lord is giving you. Binibigyan kanya ng kakayahan right now na bumalik sa kanya. Thank you, Jesus. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus.
Balik, 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 balik. Lord, here we are. Here we are. We continue to declare, here we are, Panginoon. Panginoon, babalik sa iyo, Panginoon.